tinanggol ni Maria itong binata sa asawa, ay nagpasalamat naman ito at nagsabing, mag-ingat itong si Maria at pagpalain ng mahal na berhen dahil sa napakabait nito. Pagkatapos naman, ay tiningnan nito si Luis Fernando saka umalis na. Pagkaalis nga ni nandito sa kinaroroonan nila Maria, ay agad namang tinanong at nilapitan ni Maria ang asawa at kung ito ba ay galit. Sumagot naman itong si Luis Fernando na kulang na lang daw ay bumili si Maria ng tiket sa lahat ng batang lalaking makikita nito. Tinugon naman ang sagot ito ni Maria na kung hindi ba ito naaawa sa isang batang kagaya nito. Hindi naman na sumagot itong si Luis Fernando. At nang sila nga ay nasa loob na at nanonood, ay napansin ni Luis Fernando na parang layo ng iniisip nitong si Maria. Dahil sa may luha na rin ito sa mga mata. Kaya tinanong niya na ito kung anong problema. Nasabi naman ni Maria na, Diyos ko, ang mga mata niya. Tinanong naman ito ulit ni Luis Fernando kung ano ang sinabi nito. Sinabi nga ni Maria kay Luis Fernando na ang mga mata ng batang lalaki na nagtitinda ng tiket ay kaparehas ng mga mata ni Luis Fernando. Kaya nagustuhan niya ito agad at hindi maalis sa kanyang isip ang mga mata nito simula pa kahapon. At kaya malapit ang loob nito sa batang lalaki dahil sa parehong-pareho talaga ito sa mata ni Luis Fernando. Sinagot naman ito ni Luis Fernando na nagsisimula na raw siyang magselos sa batang iyon. Sinabi naman ni Maria na ito ay kaedad lamang ng kanilang anak na nawawala. Sa kabilang banda naman, sa tahanan nila nandito ay naroon ang kaibigan ni Agripina at nagtatanong kung wala man lang daw nagsabi ng balita. Tinanong naman ito ng ninang ni nandito kung ano nga ba ang balita. Ang naisambit na lang ni Caridad ay walang hiyang isandorang yun. Dahil sa nakiusap na lang daw siya, nasabihin kanila nandito ang tungkol sa pagkakaaksidente. Agad namang naitanong ni nandito kung ang mama nga ba niya. Wala namang kaano-anong sinagot ito ni Caridad at sinabing, Oo, ang ina nitong si Agripina. Na agad namang itinanong ulit ni nandito kung anong nangyari sa mama niya. At pinangalawahan naman ito ni Via Cruz na sinabing, na kung ano nga ba ang nangyari kay Agripina. Sinabi naman ni Caridad na kanina raw ay nabundol lang van itong si Agripina. Sa panaginip naman ni Maria, ay nagtatanong itong si nandito kung bakit ganun ang tingin itong si Maria sa kanya. Pagkatapos ay tumatawag pa ito ng Mama, Mama. At habang natutulog nga itong si Maria, ito naman ay nananaginip at nagsasabing, Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko! Sabay bangon at siya hingal na hingal. Kinumfort naman ni Luis Fernando ang asawa at sinabing mahal niya ito at alam yun ni Maria. Sinabi pa nito na ang pagmamahal niya kay Maria ay higit pa sa lahat. Ngunit ang masakit ay walang solusyon sa paghihirap nito. Kaya naiinis siya dahil sa ayon niya itong nakikitang nahihirapan. Ano na nga bang kalagayan ngayon ni Agripina? Tuluyan na kayang mahanap ni Maria ang nawawala nitong anak? Abangan! Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you!